itong namatay at 36 pa yung nasugatan, pero out of that 22 na lang yung nasa hospital. Out of danger na yung 22. On the part of the perpetrators naman, na-identify na rin natin, na-identify na rin natin, sila yung mga membro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. At kasalukuyan tayong gumagawa ng operation for the apprehension of those two. Dalawa yung suspect. No? Somewhere in Maguindanao. Hindi ko lang pwedeng sabihin muna kung saan sila specifically nandoon. But we are trying our best effort na ma-neutralize sila or ma-apprehend, ma-capture para sa ganun mabigyan natin ng hustisya itong mga namatay at yung mga nasugatan at yung mga tao na nandoon mismo sa lugar kung saan nangyari yung IED attack. So hindi yun BIC, sir? BIFF, ito yung grupo ng mga terorista na nanatili dyan sa Maguindanao, particularly sa may SPMS box. Sir, do we have names? We have names, but for now, lang muna namin, we have to withhold it para sa ganun. Hindi maano yung walang compromise on our operations. In due time, ipublish po natin yon, including their pictures. Gumagawa pa kasi tayo ng ano, meron pa tayong legal offensive, meaning pinapailan pa natin ang kaso itong mga ito para officially they are declared wanted. Sir, earlier sir, dinilay na to ng BIFF na sila daw may gagawa and then parang sinabi nila propaganda lang ng pag-drug sa kanilang grupo. Of course, ayaw nilang mawala ng suporta from the populace, kaya dinideny nila na sila yung may kagagawan. Yung IS International naman, on the other hand, talagang inako kagad nila na sila yung may kagagawan. For reason that yung mga insidente ganyan, talagang kiniklaim nila kasi yun po ang kanilang pakay. Materialize yung isipan ng mga tao. So sir, ang BIFF ba is affiliated with the ISIS? Not all. Mayroong breakaway, yung Daulah Islamiyah Turaifi Group. Yun talagang affiliated sa IS. But the rest, they maintain with their position nung nag-umiwalay si Ombra Kato from the MILF. So itong sa bombing, sir, sa... Kaninang... Itong bombing ngayon, ito'y grupo ng BIFF kay Bungos. Mga tauhan niya yung gumawa. Maybe Bungos. Bungos, si Ismael alias Bungos. Ano yung mga safety measures natin ngayon, sir? Yun, intensified further yung ating checkpoint operations, intensified yung ating intel effort, at tuloy-tuloy yung ating tinatawag na focus military operations. Para sa ganon, wala silang pagkakataon na makagawa pa ng bomba. Nung unang operation namin, last June, after my assumption as 6ID commander, nasira po natin yung kanilang IED factory. Kaya lang, hindi lahat ng mga gumagawa ay napuruhan natin. Kaya nakalipat sila sa ibang lugar and hastily, they were able to manufacture. Pero wala pa talagang established unlike nung nasira natin last June 1. Na talagang it's a structure kung saan ginagawa nila yung IED. Yung coverage ng ano, sir? Yung intensifying the safety measures in coverage? Actually, the whole of Joint Task Force Central, but we focus in Maguindanao, no? Particularly sa tinatawag nating SPMS box sa Caliguasan area, Caliguasan Mars area. Sir, may timeline for the arrest of these suspects of Isulan bombing? Tulad ng sabi ko, we are doing our best effort. Mahirap magbigay ng timeline eh. Kasi we are competing against time. Ang angam lang is gagawin namin ang lahat namin kakayanan together with the Philippine National Police. How about bounty, sir, or reward for any information? Yung governor ng Sontang Pudarat, si Governor Pax Magundadato, siya ay nag-offer ng reward amounting to 1 million pesos. Kung sino mang makahuli at makapagturo doon sa mga suspect. Pero na-identify na natin. Ang ano lang dito is kailangan natin sila mahuli. Ang nag-file ng, naka-file na yung case, ang Philippine National Police kasi yun eh, function ng police yun. Kami kasi sa law enforcement operation, we play the support role. Ang police yung
yung nag-spearhead. Pero yung security operation or yung pag-neutralize ng mga suspects is our effort kasi kami yung pumapasok doon sa mga looban kung saan sila nanduroon. Yung dati sir, yung AKP yung kay Boy, meron pa siyang mga followers, remnants, nandyan sila sa coastal area ng Sarangani, no? Sarangani and Sultan Kudarat, and to some extent, nakakapasok sila sa Amorin Pulumalong. Meron naman tayong mga leads dyan, yun, that's outside of my area of responsibility, but yung first or 10th Infantry Division is addressing on top point or nagpapakto. Part ng ano, sir, meron akong 7 municipalities. Sa Lanao, sir. Si Abu Dhar, sir? Si Abu Dhar naman sa Lanao del Norte yan.